Ang Islam ba ay nang-aapi sa kababaihan? Ang karamihan sa mga tao ay nag-aakala na ang Islam ay isang mapang-aping relihiyon na nagpapababa sa katayuan ng kababaihan. Ang imahe ng isang babae na nag-iisa, malungkot at inaapi ay isang paglalahat at paglalarawan na ginagamit ng mga hindi Muslim tungkol sa mga babaeng Muslim. Ang ginagawa nilang batayan ay ang kalagayan ng kababaihan sa ilang mga bansang Muslim upang patunayan ang kanilang punto. Ngunit ang pagkakamali nila ay hindi nila tinukoy ang pinagkaiba ng kilos ng tao sa mga nasyon na iyon at ang tunay na turo ng kanilang relihiyon. Bagaman ang ilang kababaihang Muslim ay inaapi nga sa ilang mga bansang Muslim, hindi marapat na maunawaan na ang gawain na ito ay utos ng Islam. Bagkus, ito ay marapat na kilalanin bilang sumasalamin lamang sa kultura ng isang nasyon ng mga tao na lubos na taliwas sa mga katuruan ng Islam. Hindi ito kailanman turo ng Islam. Totoo na may kalalakihang Muslim na nang-aapi sa kababaihan ngayon. Ngunit kahit patotoo ito ay totoo rin na ang kalalakihang hindi Muslim ay nang-aapi rin sa kanilang mga kababaihan. Minsan ay sa mas masahol pang paraan. Kapag ang mga Muslim ay nagkakasala, ito ay dahil sa kanilang mga kultural na mga kinagisnan o sa kanilang kamangmangan sa Islam. Sa katotohanan, ang Islam ay naguutos sa mga tagasunod nito na itaguyod ang karapatan ng kababaihan, pangalagaan ang kanilang antas sa lipunan at pigilan ang anumang panghahamak sa kanila. Ang kalagayan at antas ng kababaihan sa naunang mga sibilisasyon ay napakababa at sila ay tinatanggihan na mabigyan ng kahit pangunahing dignidad na marapat sa tao. Ang prostitusyon ay isang regular na gawain. Bago pa ang Islam, ang mga Arabo ay namumuhi sa kababaihan na kapag ang isang anak na babae ay isinilang na hindi nila nagugustuhan, ay inililibing nila ito ng buhay. Ang Islam ay nag-angat sa kababaihan at nagparangal sa kanila at nagbigay ng parehong antas. Ang Islam ay nagtatakda na ang karangalan at antas na ito ay mapangalagaan. Ang Islam ay nagtiyak na mapangalagaan ang kababaihan sa kanilang intelektual, espiritual, panlipunan, pang-ekonomiya at politikal na mga karapatan at kasama na rito ang kanilang mga karapatan sa edukasyon, magmay-ari at gamitin ang mga ito ayon sa kanyang nais at gayon din ang kanyang karapatan na magtrabaho. Ang isang babaeng Muslim ay marapat na maging ganap na malaya. Karagdagan pa rito ay ang kanyang karapatan na mag-isip at maniwala sa nais niya. Ang Islam ay nagtuturing sa kanya bilang isang aktibong miyembro ng lipunan na makapagbibigay ng mahahalagang ambag. Mula sa pagsisimula ng Islam, ang kababaihang Muslim ay naging bahagi ng iba't ibang mga larangan tulad ng pagnenegosyo, pagsasaka, pakikibaka at paggawa. Ang babaeng Muslim ay maaaring pumirma gamit ng kanyang pangalan sa anumang kontrata at maaari rin siyang magpamana o magkawang gawa sa ngalan niya. Siya ay may karapatan na magmana bilang ina, asawa, kapatid o anak na babae. Hindi pinahihintulutan para sa sino man na kunin ang yaman ng sino mang babae nang walang pahintulot niya. Nagkakaisa ang mga pantas ng Islam na ang lahat ng gawaing pang-ekonomiya ng babae katulad ng pagbili, pagbebenta, pagpapaupa, pagbibigay ng regalo, pagsasanla at iba pa ay pawang legal at pinahihintulutan na siya ay may ganap na malayang pag-iral sa mga larangang pang-ekonomiya. Ang kababaihan ay may karapatan sa disenteng pamumuhay nang hindi inaapi o dinadaya. Ang kababaihan ay may karapatan na mag-aral, magpahayag ng kanilang mga sarili, magpayo, magutos ng kabutihan at magbawal sa kasamaan at mag-anyaya sa mga tao tungo sa Islam. Lahat ng mga pangunahing prinsipyo na ito ay hindi nagbago. Ang pagdalikod ng mga Muslim sa Islam ang dahilan kung bakit ang mga karapatan ni ito ay napababayaan. Ang kanluraning mga lipunan ay nag-aangkin na sila ay nagpaunlad ng kalagayan ng kababaihan. Subalit sa katotohanan, sila ay nagpababa sa kalagayan ng kababaihan sa antas ng mga alipin na nasa kamay ng mga tagapagbenta ng mga alipin na naghahangad ng sekswal na kaligayahan. Ito ay sa pamamagitan ng pangangaral sa kababaihan na sila ay marapat na maging malaya mula sa anumang panggigipit ng relihiyon at lipunan at sila ay mahalaga lamang kung sila ay mangangalandakan ng kanilang sekswalidad sa madla. Ang Amerika, ang isa sa mga di umano, ay nangungunang tagapagsulong ng women's liberation o pagpapalaya sa kababaihan. Ngunit ito ang may pinakamataas na antas na panggagahasa at pangmomolestya sa buong mundo. Sa bansang ito,
Ang karapatan at pagkakataon ng babae na magtrabaho at tumaas ang antas sa kanilang kumpanya ay napakababa, at kung maganap man ay may mga kapalit na sekswal. Sa kabila nito, kayang isakripisyo ng babae sa Amerika ang lahat upang maging kapantay ng kalalakihan. Bilang isang pangunahing prinsipyo, ang Islam ay nininindigan na ang kababaihan ay tunay ngang kapantay ng kalalakihan sa simula pa lamang sa kanilang pagiging tao, sa kanilang dangal at kanilang pananagutan sa Diyos. Sila ay pantay sa kanilang pangangailangan na mapuna ng kanilang mga pisikal at material na pangangailangan upang mag-angkin ng ari-arian at mamahagi nito kung nanaisin nila. Ang parehong kasarian na ito ay parehong nangangailangan ng kaalaman. Sa katotohanan, ito ay tungkuling panrelihiyon ng bawat Muslim, lalaki man o babae. Ang kababaihan ay nag-aaral din ng kaalaman sa moske at sa bahay ni Propeta Muhammad. Sila ay humiling din kay Propeta Muhammad ng isang espesyal na araw para sa pagtuturo sa kanila, at tinupad niya ito. Maraming mahuhusay na mga pantas ng Islam, mga hukom at manunulat ang kabilang sa kababaihan noong panahon ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasama at mga mag-aaral nila, at gayon din sa mga sumunod na panahon sa kasaysayan ng mga Muslim. Ang pag-aakala na ang mga Muslim ay nagtuturing sa kanilang kababaihan bilang pangalawang uri lamang ng nilalang at kalahati lamang ang halaga kung ihahambing sa lalaki ay hindi hihigit pa sa isang kwento lamang. Mahigit 1,400 taon na ang nakalilipas, ang Islam ay nag-angat ng antas ng kababaihan sa pamamagitan ng pagdedeklara sa kanila na sila ay kapatid ng kalalakihan, at nagbibigay sa kanila ng karapatan sa edukasyon sa pinakamataas na antas, karapatan na pumili ng mapapangasawa, karapatan na wakasan ng isang hindi masayang buhay mag-asawa, karapatan sa pagmana at sa pangkalahatan, karapatan sa pagiging isang tunay at ganap na mamamayan ng Estado. Sa ilalim ng Islamikong batas, hindi pinahihintulutan na ang babae ay ipakakasal na wala ang kanyang pahintulot o kaya ay pipilitin siya na magpakasal. Siya ay may karapatan na humiling ng pakikipaghiwalay sa isang buhay mag-asawa na hindi na ibibigay ang kanyang karapatan o hindi na niya kayang matagalan pa ang kanyang asawa. Si Propeta Muhammad ay nakikilala na nagpawalang bisa sa kasal ng mga kababaihan na pinipilit lamang. Ang mga biyuda at mga babaeng hinawalayan ng dating asawa ay may karapatan na mag-asawang muli, bagkus ay hinihimok pa nga sila rito. Kapag ang babaeng Muslim ay mag-aasawa, ay nananatili ang kanyang apelyido at nananatili ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sa pag-aasawa ng mga Muslim, ang asawang lalaki marapat na magbigay ng dote sa kanyang asawa na magiging pag-aari nito at hindi maaring pakialaman ng kanyang mga kamag-anak, lalo na ng mga lalaki. Sa parehong paraan, ang anumang pera na kanyang kinita o natanggap, siya man ay may asawa o wala, ay pag-aari niya at gagastahin niya ayon sa kanyang ninanais. Ang Islam ay naglagay sa kalalakihan ng obligasyon ng pagtutustos at pangangalaga sa lahat ng kanyang kamag-anak na babae, at ang lalaki marapat pa ring magtustos sa kanyang asawang babae, kahit pa ang babae ay may sariling trabaho, pera o ari-arian. Ang babae ay hindi obligadong gumastos bilang panustos sa kanyang pamilya, kaya siya ay hindi inoobliga na magtrabaho. Ngunit siya pa rin ay pinahihintulutan na magtrabaho kung ninanais niya at kung ang pagkakataon ay nagpapahintulot dito. Ang pamilya ay tulad ng isang organisasyon na nangangailangan ng pamumuno. Ang Quran ay nagbigay sa asawang lalaki ng antas ng otoridad sa kanyang asawang babae na nangangahulugang responsibilidad, pangangalaga at pananagutan. Ang antas na ito ng lalaki ay hindi kailanman mangangahulugan na ito ay pagpapahintulot o lisensya upang mang-api sa kanyang tahanan. Bagkus, ito ay pananagutan na nasa kanyang mga balikat na kanyang marapat na pangalagaan ng ganap at may malasakit sa kanyang asawa at mga anak. Bilang kapalit, ang pagsunod sa kanya ay kanyang karapatan, ngunit ito ay para lamang sa kung ano ang nararapat at makatuwiran ayon sa batas ng Islam. Sinabi ni Allah sa Quran, ang mga babae ay may karapatan ayon sa kung ano ang makatarungan. Para sa mga lalaki, ang mas mataas na antas sa kanila dahil sa pananagutan ng mga lalaki sa kanila. Quran chapter 2 verse 228. At hindi lamang ang material at pisikal ang tinutukoy dito na karapatan nila, bagkus ang kabutihan at pagmamalasakit sa kanila ay parehong pinahahalagahan din ng batas ng Islam.